College nurse yata yun na. Oh, bakit? Room for rent. Dito tayo sa... Wanted, bed spacer. Ang hirap nga, dito tayo sa Our Lady of Mount Carmel sa Maynila. Ito, mabagong dormitory ito, no? Mga bago naman pala. Mm. At ito ay mga 4 to 5 floors, no? Makakasama nga natin si Superintendent James Ramirez ng DFP NCR. Sir, buti na, pasama kami sa inyong inspeksyon. Unang-una, bubukan tayo muna. Ano dapat na nakikita sa mga boarding house? Nakikita natin to yung hard exit plan ng isang boarding house o dormitories para makita natin o makita ng mga occupants kung saan sila exit in case magkaroon ng tunog. Ito yung unang-unang naaalamin mo dapat, no? Para hindi ka nagpapanik kasi ilang segundo lang yun. Oo, mabilisan lang. Kaya at least nakita natin agad, nakaposte dito kung saan yung mag-exit yung mga tao. Okay. So, o tara, bisitahin natin yung loob na. Ito yung pinaka-hallway ng Mount Carmel, no? Dormitory. Ito, yung mga ganyan. Ito yung mga ating mga requirements. Ito yung kanilang mga fire extinguisher, yung kanilang fire hose cabinet, at yung kanilang fire alarm system. Oh, ito mga bell-bell, no? Pagka-intake na tunog to, patulogin natin to para ma-alarma yung mga occupant. Dapat malakas, no? Para hindi sa pagtulog yung mga ano. Pasok tayo sa mga kwarto, sir. Ito, 201. Room 201. Second tour tayo. Ito, mga kwarto na. Ah, ito, sir. Anong nakikita nating... sample ng kanilang mga rooms sa loob. So, nakikita natin meron silang fire exit dito sa loob ng room na to. Pero nakita nyo, obstructed siya. And yung kanilang fire exit sign, hindi siya illuminated. So, pag nagkaroon ng burnout ito, madilim to, hindi makita. Distinguish mo kung ano yung pintuan sa hindi. No? So, dapat hindi naharangan ng mga... Hindi naharangan to. So, supposed to be tanggalin to. Kaya ilipat dito. Mm-hmm. Para hindi nakaharang. Kasi malita nga itong kwarto, no? Tama yung sabi ng interior designer na kasama ni Susan sa kanitina kanina na dapat talaga pinaplano yung bawat kwarto. Ito mga fire exit naman, sir. Ito po yung fire exit naman palabas. Ang ating biology nito nakapadlock. So, pag nag-panic na yung mga occupant dito, mahirapan na silang alisin yan, nalalapin pa yung susi. Oo, so, dapat hindi nakapadlock. Hindi nakapadlock yan. Para dito sa fire code, talaga yung unobstructed dapat. Oo, no? Unobstructed. Oh. Saka ito rin, nakaharang din to. So, supposed to be, nakalagay doon itong double deck na ito. Kaya ang problema para kasi, parang hindi nga ng espasyo yun. Okay. Sige, sir, punta tayo sa kabila ba? Ano ba yung mga nakikita natin? Ang alam ko sa mga ganitong maraming floors, ano dapat ang nakikita? Ito po, dapat malapit sa mga rooms. Meron tayong smoke detector dito. Smoke detector, malapit sa mga rooms. So, para nagkaroon ng usok, in case magkaroon ng tunog, tutunog yun, ma-alarma yung mga estudyante. Hindi lang yung... Usok pa lang, na-alarma na sila. Yung sinasabi nilang sprinkler, di ba dapat may sprinkler sa system? Yung mga building na mga tinatawag natin, kinakategorize natin ng mga high-rise building, kailangan yun, meron silang automatic sprinkler system. Ano dapat ilang floors pa para magkaroon ng sprinkler? 4 stories pataas. Kailangan na meron na silang automatic sprinkler system. Pero mahalata yun, sir, no? Yun ang problema ng mga billing owners ng mga nawalang automatic sprinkler system kasi maan yung pagpapakabit nun. Okay. Pero dapat kailangan na rin dapat, no? Kailangan dapat. Kasi sir, punta na natin yung fire exit kung ano pa mga nakikita natin. Yung mga loob na sinasabi ng kuryente, yung mga... Gine-check din, no? Regular yun, no? Dapat gine-check ng ating mga competent electrician. Tanda natin. Ito, parang bahagi din ng kwarto, no? Kasama doon sa second floor. Kasama to. Ito yung pinaka parang fire exit na. Ito yung fire exit sa loob. So makikita natin, nakapadlock din yung kanilang exit. Kita nyo, padlock to. Supposed to be, nasa loob na to. Dapat open na to para this accessible sa lahat ng occupants. And itong fire exit sign din na, hindi illuminated. And supposed to be kasi... Parang pati shower dito? Shower, supposed to be, wala na to. Para kasi nakita, nakalak ito pag ano. And yung exit sign, supposed to be, nasa labas. Para nakikita ng mga estudyante. Ito nakita, pisusi. Pero dapat hindi rin... Hindi, advisable to. Kasi pag nagpanic yung mga estudyante, o kaya madilim na, hindi na makita. So, matatrap na sila dito. So, pero unang-una, parang kaalaman ng ating mga boarding house, mga dormitories, hindi dapat dinalagyan. Hindi, supposed to be barricada. O, hindi nakalak itong exit dito sa loob. So, para mabilis yung pag-exit ng mga estudyante pababa. Tignan nga na, sir, kung saan lalabas itong para-exit. Tayo ay gumagamit ng live capabilities, kaya napapasok natin itong buong dormitory na ito, no? Itong OLMC, Tina Susan, meron itong more than
Ano ba? Ilang kwarto ba ito, sir? 20, no? Ito, sa makikita natin dito, dapat daw mayroon din ano yung parang ilaw, no? Emergency light. Emergency light, oo. Oh. Kailangan na, yun din ang nakikita natin. Wala dito. Oh. Ito, papasukin natin, sir. Ayun, natin yung testing kung umilaw ba. So, umilaw naman, nag-operate yun. So, in case magkaroon ng brownout, ito automatic, nakakatulong to sa pagtakas ng mga... Sa hallway, dapat natin ito meron eh, no? Ito, ito yung papakita natin sa ating mga nanonood. No? Ito yung labasan na. Ano yung labasan? Ito yung labasan na ng emergency na ano na fire exit ano. Oh, mula doon sa taas, yan na yung baba nila pababa. Ang karaniwan so, nagiging problema sir at yung mga emergency exit o yung mga fire exit, dito rin pumapasok yung mga kawatan. So anong advice niyo sa mga sinasabi lang mga ganyang fire exit? Ayun po, yun ang kadalasan na ginagawa ng mga building owners, sinasarado nila yung exit. So doon na natatrap yung kanilang mga estudyante. So mas maganda siguro kailang magkaroon tayo ng para hindi magtipid yung mga ano para doon kadalasan kasi nagtitipid sila. Isa lang yung guard nila, isa sa guard sa labas, sa entrance. Doon lang ano, supposed to be para ano, meron na rin dapat guard doon sa exit para at least hindi na nakalock, diretso na yung mga tao. Kadalasan sir sa Maynila, sa buong Metro Manila sa NCR kung saan ka nag-inspect, ilang porsyento ang pasado, ilan ang bagsak? Marami po. Actually, ongoing po yung task force dormitory natin saka eskwela. Kaugnay nga dito sa programa natin sa Offland Baling Eskwela. Tawagin para natin, sa paghahanda. Tawagin natin ang may-ari mismo no ng bahay nito. Si Ma'am Sona Panganiban. Ma'am, ito, na-inspect ka na po tayo ni Sir. Ano pang recommendation, Sir? So yung recommendation natin kanina, yung nakita natin na violation dito sa building, wala silang smoke detector. Yung obstructed, yung kanilang fire exit. So, dapat naka-open nyo yun. Saka mag-install tayo ng mga smoke detector para at least meron tayong additional na kagamitan. Yeah, no, ma'am. Sasabi niyo. Actually, ho, yeah, we know we have limitations. That's why we want to conform as much as possible. We want to conform to all the recommendations of the Bureau of Fire Protection. Actually, we would like to thank Colonel Ramirez and Inspector Birenya kasi they were so, actually up to now, they are so supportive to us. Oo, we asked them, we consult with them and we ask for advice and they are so helpful. Kung totoo si nga po, I'll be honest with you, maganda na nga po itong dormitory nyo compared sa karamihan, itong sa ating mga dormitory sa Manila. Pero kailangan po talaga, no, perfectin natin, ano, para maging, pag may ganun ba sir, may award or reward pag kinuha tayo, ng, ano, para at least ma-encourage yung mga dormitory owners na lalo nilang paiktingin yung pagpapatubad ng fire safety requirements sa loob ng kanilang dormitory. At yung mga lumalabag naman, anong hinihintay sa kanila? Ayun, nakatalagang ano natin, papasarado natin yan pag hindi sila nag-comply. At may additional penalty o kaya closure dun sa kanila. So, yung mga anak, ano, pagpunta sa mga dormitory, kailangan, syempre ligtas, no, bisitahin nyo mismo kung nag-comply sila para ligtas ang ating mga anak pag sa labas ng kanilang mga bahay. Mabalik sa inyo, salamat na marami. Salamat, Michael! Oh, yan, ako siguro kahit pa paano eh. Ano masasabi mo, Tina? Nako eh, parang maging matalino. Inisip ko lang kanina habang nagsha-shower ka, may biglang tumadaan sa fire exit. Oo nga, nako. Padaan lang po, ay wait. Oo, paano gagawin mo doon? Magtatakip ka ba ng towel? Ay, nako, may susunod ba? Hindi mo na makukuha yung tuwalya na nandun eh. Tari na. Magbigay ka siguro ng mga paalala sa mga kababayan natin, sa mga nanay. Oo, sa dormers. Sa mga estudyante, napipili na kanila mga dorm. Ano dapat nilang consider at tandaan? Opo. Unang-una po ay ang lokasyon na hanggat maaari malapit po sa eskwelahan ng inyong mga anak. Pangalawa po ay kahit papaano medyo inspection ninyo na rin po ang layout ng inyong mga dormitory, yung papasukan ng inyong mga anak. Kasi nga, ito ang kanilang pangalawang bahay. Kung ika nga, para kung nasa bahay man kayo, so kampante kayo na ang anak nyo ay nandun. Hindi lamang mobile phone. Also po pati landline para na rin po sa mga communication sa inyong mga anak. Okay, maraming yes, salamat. Salamat din po. Si Miss Serena Alianigue. Salamat din po, Miss Tina and Miss Susan.